Hello there, Capricorn sign. This is your monthly reading. Your reading for the month of March, Capricorn. So, Capricorn, hindi lahat ng Capricorn maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. So, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn, okay? If hindi kayo naka-resonate dito, Capricorn, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dapat pwedeng doon kayo maka-resonate. Even if naka-resonate kayo sa reading na to, still do check your other placements. Dapat pwedeng mag-continue or mag-connect doon yung reading niyo. However, maka-resonate pa rin kayo. So, Capricorn signs. Let's see. Sino yung paparating sa inyo ngayong March? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Sino yung paparating sa inyo ngayong March? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Someone who ghosted you? Sobrang hinintay mo itong taong ito, Capricorn. Babalik siya again. Might be this person ghosted you, Capricorn. Might be a Cancer, Scorpio, Pisces. Could be any fire signs, Aries, Sagittarius, Leo. Could be Aquarius as well. Hinintay mo siya, or I don't know kung hinihintay mo pa din siya ngayon. Just comment down below. Kasi parang meron ng pagod sa'yo sa kakahintay sa taong ito kung kailan siya babalik. Parang nawasak talaga kayo nito and this person ghosted you. And babalik siya to offer you again a love and relationship. So commitment, not commitment, a relationship. And of course, the communication yun as well. So might be this is an LDR na ginose ka. And might be as well as merong third party involved kung bakit nangyari yung ghosting. So, yon. Let's see kung bakit. Feeling ko kasi you are in a relationship and then hindi natap. Like, walang closure kasi ginose ka na lang niya. Kaya hinintay mo talaga siya. Capricorn. Pero napagod ka na dito eh. But anyway, bakit siya babalik this March? Anong purpose niya? Ano yung kailangan niya? Or ano yung intention niya? Bakit siya babalik ngayong March? Bakit magpaparamdam siya after ghosting? I cannot accept that. There's a lot. So, bakit magpaparamdam siya after ghosting? Spirit guides. Okay, because he miss you, na-miss ka niya, because this time around he wanted or she wanted na magseryoso na talaga sa'yo, might be siguro you are, some of you are like a couple na naging LDR, tapos nagkaroon ng problema. And then, ginose ka ng person mo na to. Then, babalik siya because he alam niya na couple kayong dalawa. Could be mag-asawa kayo, ganyan. So, babalik lang siya kasi kailangan eh. Parang ganun. Some of you, okay. And some of you, like, na-miss ka lang talaga niya. And this time around, parang gusto niya talaga na talaga ng commitment with you. Okay.
And this person also like, alam niyang nasaktan mo siya. I mean, nasaktan ka niya. He knows or she knows that he or she betrays you. And give up on a fight and just ghosted you. Parang ganun. So, kaya siya babalik dito. Parang ini-observan ka na nito eh dati pa. Nung gino-ghost ka niya, hindi ka niya, ini-spy ka pa din niya. Kahit pa paano. Kahit nang ghost na siya sa'yo. Parang may balak pa din siya na ayusin yung mga dapat ayusin. Siguro na-trap lang talaga to siya sa situation because of the third party involved sa situation. So parang bumigat yung problema ninyo and suddenly everything's changed. Parang andun sa point naging imbalance yung problem ninyo. Tapos nagkagulo-gulo na, hindi na alam kung sino yung pipiliin. Gumulo na yung isipan. Nagkaroon na ng clarity. Parang nag-prank ka na si Capricorn. Parang si Capricorn binabalik-balik na yung mga binabalik-balik mo na yung mga kasalanan niya. Nagtatanong ka na ng nagtatanong. Naiirita na siya sa'yo kaya ginos ka niya. So, bumalik siya kasi siguro some of you, sabi ko nga kanina, diba, could be you are married and bumalik siya because kailangan para ayusin na lang talaga. Or some of you are bumalik siya dahil gusto niya na ng serious commitment with you ngayon. Okay? So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Kasi na-miss ka niya eh. Naisip ka niya, na-miss ka niya. So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? I wish I could share my good news with you. Might be this person came back to tell you, might be na may good news siya, may gusto siyang sabihin sa'yo. Might be the good news is I want to marry you. Parang ganun. I realized that I wanted to marry you. Parang ganun. So, could be that. Nothing's possible. Diba? Or sabihin natin na I am becoming a better person right now. So, through that, sa mga nangyari sa inyo, na-realize niya na mayroon siyang spiritual awakening dito, na kailangan niya maging better person, and nakita niya na ikaw, Capricorn, is might be the best person na gusto niya makasama to be a better more. Right? I hope that you can forgive me one day. So, yun yung gusto niya sabihin sa'yo. Bakit siya papalik? Sana mapatawarin mo siya. Sana patawarin mo siya sa mga nagawa niyang kasalanan sa'yo. I wonder if you are happy without me. So, nung time na namimiss ka na niya. So, he wonders. Masaya kaya si Capricorn na wala ako? Ganyan-ganyan. So, parang hindi siya mapakali eh. Pero hindi niya kaya. You might also be dealing with the Taurus sign. Parang hindi niya kaya na ganun na lang nag-iisip na lang siya. Kaya, he approach. So, let's see what? ano yung mga kailangan mong malaman sa pagbabalik ng person ngayong March? Okay, what you need to know? What you need to know this March sa pagbabalik. What you need to know about this person. About the connection ngayong March. So, feeling ko mag-e-effort talaga itong person na to.
in coming back to you. So kailangan niya, it takes a lot of effort talaga to come back to you. And feeling ko din dito, this person really going to give you justice about what happened, or sabihin natin na you need the justice. Like para sa iyo, gusto ko ng katarungan sa mga nagawa mong kasalanan sa akin. So definitely nakita ko dito, Capricorn, hindi madali yung pagbalik niya sa iyo. Mabigat. Honestly, mabigat kasi nakita ko dito that siguro andun na ipapaalam niya siguro sa iyo kung gaano kabigat nung wala ka. So andun din sa point na siguro he will going to give you justice about what happened. Ang gusto niya siguro sabihin din sa iyo na hindi easy yung maghiwalay tayo dalawa, or hindi easy nung time na ginos kita. Hindi ko ginusto yon and hindi ako nagpakasaya nun. Mabigat yung mga nangyari sa buhay ko as well. Siguro nilaylo ko lang yung mga problemang dinadala ko before that time. Nilaylo ko lang talaga, like dinahandahan ko lang, dinecrease ko lang ng konti para maayos akong bumalik sa'yo. So sobrang mabigat din as well sa'yo, Capricorn, yung mga nangyari dahil you want a justice about the ghosting that this person gave you. So parang kaya sabi ko nga, it takes a lot of effort talaga para mapaniwala mo si Capricorn na hindi mo nagagawin ang mga nagawa mo. Okay? So kasi iba si Capricorn eh. When sa Capricorn, once na merong kakasalanan na gawa, mahirap sa kanila na makalimot. You know, hanggat sa totally convinced na talaga sila sa nakikita nila sa yung improvement, hanggang doon. Pero kung baga kahit okay na kung mag-aaway kayo, babalik pa din yan eh. May tendency na babalik yan. So, hindi ganun kadali talaga na magpatawad si Capricorn. Pero, nakikita ko naman dito is like, there is a chance naman na mapag-isip-isip mo to, Capricorn. And kasi there is a chance of new beginning sa inyong dalawa dito eh. Kahit pa mapaano man yung hard work ang ibibigay ng taong ito, to test this person, meron pa din ako nakikita new beginning sa inyo kasi willing din naman siya to offer you a new beginning, a commitment. Okay, so this person will really going to move forward towards with you and willing to offer you this love and commitment. So parang gusto niya nga niya, nagpaplano na nga siya dito eh. Sabi ko nga, kung hindi kayo married nito, nagpaplano nga talaga siya talaga na ikaw yung gusto niya makasama talaga, mapakasalan, na tumagal kayo, na magkita kayo, could be kung LDR kayo or kung naging LDR lang kayo, na pag nagkita kayo ulit, like ito na talaga, kakasalan ko na talaga to, parang ganyan. Or kung kasal kayo, so naging LDR lang kayo, so siguro para sa kanya na ayusin niya na talaga yung marriage niyo. So takes what resonates, okay? So let's see for the oracle card here. So anyway, what you need to know here is yun, it hindi easy pero there's still a chance, probably. Flirt. What is this? Extend your lighthearted energy to others. So, might be this is what you need in your relationship. Might be kulang talaga sa passion yung relasyon ninyo. Might be sobra kayong nag-focus sa away, sa problema, sa mga bagay-bagay. And nakalimutan ninyo na may time, dapat din na magkaroon kayo ng time sa isa't isa. You know what I mean? Not just about, you know what I mean? It's also about the time for yourself to know each other's more, to feel each other's more, and hindi mawasak yung bonding ninyong dalawa. So ganun naman dapat sa relasyon, even sa marriage. Sometimes you need to go out for a date na kayo lang, na wag niyong kalimutan kahit ganun na kayo. Wag niyo din kalimutan
yung mga naunan ninyong mga pinagsamahan na you are going to stay like that even if you're going to grow old. Yun, that is my reading for you, Capricorn. Thank you and God bless.